Magandang umaga, Pilipinas! We are still here in Cebu, AgriTV at iba pa. At napapansin po ninyo sa likuran ko ang rebulto ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito po yung Espanyol na kauna-unahang nagtatag ng kauna-unahang city dito po sa Pilipinas. So since nandito na rin po lang tayo sa Cebu, i-feature natin itong episode na to at sa mga darating pa, ang mga magagaling na koi hobbies dito po sa Cebu. Dito lang po yan sa AgriTV at iba pa. Samahan niyo po kami. Magandang umaga, Pilipinas! As promised last week, after the Philippine Cebu Koi Show, bibisitahin po natin ang mga hobbies dito sa Cebu. We'll start the ball rolling by talking with our friend, Dennis Siocoy Pipito. Let's go! Friends in Koi, as promised, ito na po ang ating kaibigan dito sa Cebu. Isa po sa mga hobbies, Dennis Pipito, Siocoy Collection. Thank you po. Welcome to AgriTV's Mad About Koi, Dennis. Thank you po. Mayong buntag, Cebu. Mayong buntag, whole Philippines. Magandang umaga po. Paano ka nagsimula dito sa Koi, Dennis? Actually po, Sir Mike, bata pa lang ako, mahilig na ako sa mga aquatic fishes. Mm-hmm. Tapos, nung teenage years ko, napa-into game fowl ako. Tapos, nahinto din during pandemic kasi may challenges sa game fouls during pandemic. At yun, na-suggest ng isang pamangkin ko, si Aljo, na, Kuya, ba't hindi ka bumalik sa pagkukoy? So, ang beginning mo dito, Dennis, was grade school. Grade school ba po ako? Na mahilig ka sa aquatic plants. Aquatic animals. Goldfish. Aquarium. Pang-aquariums lang. Okay. So, itong buong property mo noon was sa farm ng manok. Oo. Na farm. Pansabong. Oo. Itong buong property, pati sa likod, wala pa to. Puno ito ng mga manok, pang sabog, game fowls. Paano mo ginawa ito, itong unang pond mo na nasa likuran natin? Okay. So, itong first pond ko, nag-suggest yung pamangkin ko na gumawa kami ng koi pond. Inintroduce niya ako kay Sir Alan. Doon, nagkaroon kami ng idea na mga imported kois yung bibilihin namin. So, gumawa na kami ng malaking koi pond. So, kauna-unahang pond mo, Dennis. Unang pond po to. Anong size to, Dennis? 46 tanners po. Yung first pond ko, 46 tanners. So, ito po, one of the very rare na nakikita natin. Initially, from nothing, and then 46 tons right away. And then, na-fulfill mo, Dennis, yung mga basic requirements of having a koi pond. Pumunta tayo sa competition, no? Ano ang kauna-unahang win, success story mo, successful koi na inaipanalo mo sa show? Yung first win ko ay doon sa 37th All Japan Young Koi Show. Okay. Oo, nanalo yung Jinrin Sanki ko ng third place. So, okay. Yun ang first na win ko. Tapos, next, yung Junior Koi Show dito sa North. Ako yung naging Grand Champion. Tapos, nung 2022, nanalo ako sa PCKC Junior Koi Show. Ako din yung nag-Grand Champion. Pero Dennis, tell our friends, ano ba yung pinakamas, para sa'yo, pinakamas matamis o binavalue mo na panalo dito sa mga achievements mo dito? Para sa amin, yung talaga yung sa Kois and Fans na panalo namin, yun ang pinakamasarap. Kasi first time namin lumabas ng Cebu. At okay. Saka, first time din napanalo na namin, double grand champion kami sa grow out niyo po, Sir Mike. So, grabe yung memory ng event doon until now. And I think until forever, hindi mawawala yun. So, Dennis, ano ba ang iyong tips or sikreto ba sa paano mo ginagawa to? Sa amin lang, Sir Mike, proper management lang talaga ng ng koi pond at saka consistency. Consistency for me, Sir Mike, yung yung whole year, yung 2 years or 3 years, dapat at exact time, finifeed mo yung koi mo at exact time.
Consistent din yung paglilinis ng koi pan. Dapat consistent din sa pag-assist ng mga koi. At dapat consistent din sa pagbigay ng mga tamang pagkain at mga supplements sa ating mga koi. Yung gamit ko, yung tumigay. At saka yung mga supplements, nandito yung Nitrobacta, Revive at saka Zeolite. Marami pa po tayong malalamang mga sikreto sa ating kaibigan dito, kay Dennis. And then, tuturo mo sa amin, Dennis, kung ano mga sikreto na to. Sige po. Dito lang po yan sa AgriTV's Mad About Koi. My name's Mike Hernandez with my friend, Dennis Siokoy Pipito po. See you again next week. Kita-kits!